Sustainable fashion, advokasya ng isang estudyante na gumagawa ng fashionable na mga damit. Gamit lamang ang retaso na ginagamit din sa paggawa ng basahan. May ulat si Clazel Pardilla. Ang mga sobrang tela mula sa damit na kadalasang ginagawang basahan, alam nyo bang pwede ring irampa at gawing fashion araw-araw? Yan ang proyekto ng 21 taon na si John Jade Montecalvo ng Barangay Payatas, Quezon City. Kwento niya, namulat siya sa hirap ng buhay sa kanilang lugar. Kaya naengganyo siya sa paggawa ng mga damit dahil sa kanyang ina at kanilang mga kapitbahay na naghahabi at nagtitinda ng basahan. Mula sa mga sobrang tela o retaso na karaniwang ginagawang basahan, gumawa siya ng sariling designs at sinimula ng paggawa ng kanyang Montecalvo wardrobe woven na unang ipinakita sa mga event sa kanilang universidad. Every year, meron po kaming fashion show and doon po na simulan na gamitin yung basahan as my parang trademark. Naisipan niya raw gawin ito para dumami ang maka-appreciate sa hirap ng paggawa ng basahan. Isinusulong din niya ang sustainable fashion upang mabawasan ang fabric waste na dulot ng fast fashion. Kaya doon ko po naisipan na i-feature po yung basahan sa design ko para po tumaas din po yung value and ma-appreciate po yung gawa ng mga nanay. Mahirap man ang estado sa buhay, pangarap ni John Jade na maging sikat na costume designer sa Pilipinas at sa ibang bansa. At maging inspirasyon sa mga kabataan na nangangarap tulad niya. Clazel Pardilla para sa Bayan.